Yon, good morning guys. And ito po muli si Daddy Ben and maligayang pagbabalik sa channel natin. No? Kakatapos lang namin sumamba and nag-browse ako ng aking YouTube and nakita ko itong balita na ito. Ito nga pala guys yung ano, yung mga prankster na vlogger na nang prank na uminom daw ng gasolina, which is hindi naman talaga gasolina yung nainom nila, and pinag-swap nila yung energy drink na kulay pula. And ininom nila, nangyari, yung mga rescuer pala malapit lang and naabala nila yung mga rescuer, no? Ito ang hirap kapag ang kalaban mo ay gobyerno, no? Kasi inabala mo yung isang ahensya ng gobyerno, yari sila. Mahirap kasi yung ganito na basta-basta na lang sila umiisip ng yan, mga prank na yan na hindi naman maganda. Isa sa mga tatandaan natin, huwag tayong magpa-prank ng tungkol sa emergency. The boy who cried wolf. Oo, pineke niya yung isang emergency na bagay. Sikat na kwento yun eh. Check nyo na lang. Nung humihingi na siya ng saklolo, hindi na siya sinakloluhan. Kasi nga, na-fake niya yung una. So hindi na siya pinaniwalaan. Dito naman sa part na to, na nag-fake sila ng emergency and nakaabala sila ng ahensya ng gobyerno, which is yun yung mga rescuer natin. And kinasuhan sila and nakulong sila guys. And sigurado may nagpiyansa sila dito ng malaki. Ganun ang nangyari sa kanila, no? Nakalaya na daw. Eh ang problema, at chineko yung YouTube channel nila. Wala pa naman silang gaano kinikita dito sa YouTube, pero nag-release na sila ng malaking pera para lang doon sa piyansa. So, isang mahirap na sitwasyon yung nakalagyan nila kasi pag ganyan, siguradong ano, wala silang kawala dahil nga gobyerno yung kalaban nila. So panoorin natin ng konti. Oh, ito yung guys, oh, yung ano, ayan, pakita ko sa inyo. Ito yung part na uminom siya, oh. Ito. Kita nyo? Pinag-swap niya yung energy drink at saka yung gasolina, then yun, nag-kunwari siya na natumba. And tinangay nga nila ito dun sa tinatawag na next level. Kasi sa halip na pagkatapos na, ano tawag dito? Pagkatapos niya matumba, pinatagal pa nila. Hindi na kagad sila nag-declare ng prank. Usually kasi, di ba, pag ganun, sasabihin mo na kagad, prank ito. Pero ang ginawa nila, dinala nila yan sa kasunod na level, which is yun yung pinatagal pa nila. And nag-worry ng todo yung mga personnel dun sa gasolina hanggang sa, yun, nakatawag sila ng rescuer and dun na sila nakasuhan at yun, siguradong nagdusa sila sa kulungan. And yun, wag natin gagawin to guys, no? Yung pagpa-prank ng mga emergency situations para lang sa views. Oo, hindi maganda yan yung ano. And karamihan din kasi sa mga Pinoy, kasalanan din naman kasi ito ng mga Pinoy na nawiwili sa panonood ng mga ganito. No? Sabi nga, darating yung panahon, baka mamaya mahilig kayo manood niyan. Tapos maya-maya, maiisipan nyo na rin siyang gawin. And sana lesson itong nangyari sa kanila. And actually, nakalaya na nga sila. And siguradong may natutunan silang lesson dito. And may narinig nga ako dito. May pag na napanood ako. Basta sinabi nila na ano, parang ayaw na nga daw nilang mag-vlog. Siguro, nasaktan na yung damdami nila at dahil, parang sabi nga ay na-trauma na sila doon sa nangyari. And pwede naman silang umisip na ibang content na hindi katulad nung yun. Marami naman kasi talagang views sa ganun. Yun ang problema eh. No? Kaya pumapasok sila sa ganung klaseng ano. Pero tingnan nyo, kapalit nung maraming views, although hindi naman siguro ganun kadami sa YouTube, na ewan ko lang sa ibang platform, na viral sila. Viral din sila dito kasi nakulong sila. So, hindi magandang ano, no? Hindi magandang example yung ganyan. Sana meron tayong nakitang lesson dito. Huwag tayong papasok sa mga ganyan prank. Kahit yung walang camera. Kahit walang camera. Di ba meron mga ganon? Yung ipaprank nila yung mahal nila sa buhay na sila inaatake sa puso or something. Parang sa ibang sikat na vlogger, meron din ganon yung mga nagpaprank na nahimatay or aatakin sa puso. Hindi po maganda. Okay? So, yun. Sana meron tayong naibahagi dito kahit konti. And kitang-kita nyo naman yung itsura ni Kuya na, ayan o, mukhang sising-sisi talaga siya. No?
ito. And sana natutunan na nila yung kanilang mga mahalagang lesson dito. Okay, so yun, maraming salamat. Ito po muli si Daddy Bean. Subscribe kayo sa channel and yun, ingat. May mga post pa tayong videos next. Mamaya, meron tayong videos tungkol sa mga repairing mo. Yun, bye-bye. Oof!